of the principles violated. And they are paying us for that. Okay? Many years ago, ang taas ng crime rate sa US, ang taas ng, di ba sa US lang nangyayari yung eskwelahan, alam mo rin? Di ba? Because ng bigan control din, kahit na bigan control to, may nakakahawa pa rin ng baril, at ang nakakahawa, yung mga dysfunctional children, mga napapagayang anak. So, lingit sa ating kaalaman, mataas ang crime rate sa US. Hindi nila hinahayaan na yan ay lumabas sa TV. Local man or international. So they conducted a study. A study about what? Ito ang gumagawa ng crime. Sino itong mga ito? Saan galing ito? Bakit nila nagawa ito? And so, in their study, they concluded that all of these crimes committed by these people all came from fatherless homes. Lahat po, fatherless homes. Galing lahat dyan. Kaya dyan mo makikita kung gaano mahalaga ang tatay. Eh kahit naman sa inyo, sa inyong community. Di ba? Nanlulungo kayo pag narinig nyo, wala kasi yung tatay. Di ba? Nalulungo kayo kapag narinig nyo, yung tatay kasi sugarong. Yung tatay kasi nasinggero. Nalalambot kayo doon, di ba pag narinig nyo na yun? So they also discovered that the problem in their country is caused about fatherless homes. Kaya gano'ng makahalaga ang fathers? Check niyo yung fathers.com. Ano ang naging consequences? Ano ang naging consequences sa bata kapag wala ang tatay sa bahay? Nandiyan po, fathers.com. As supported by the data below, children from fatherless homes are more likely to be poor, become involved in drug and alcohol abuse, drop out of school, and suffer from health and emotional problems. The same problem that we also experience. Nauna lang nila ang pag-aralan. So siguro, pag-aaralan din natin, get the same conclusion. So, husband, nagpanggit ko ito kahapon, is from the word house bond. From the one that binds the house together. Yan ang tunay na kahulugan ng husband. At binigay lamang yan titulo na yan sa mga lalaki. No? Iba ang tinanong ninyo. Husbands, erecting and keeping together the whole family, a man, betrothed, was esteemed from that time a husband. And once he becomes a father, in Greek, it is called pater. Doon galing yan, kaya naging father. From the Greek word, pater. And in Hebrew, sa Hebrew, na nababasa natin ang Old Testament, ang tawag ng Diyos sa kanyang sarili ay Father. Di ba? Yun ang gusto niya itawag natin sa kanya. Bakit? Kasi ang meaning. Because of the meaning that He is the source of everything. He is the sustainer. Sinusuguran niya ang lahat ng pagkain. Kaya nakaprogram sa animals na mag-reproduce kahit yung utusan. Di ba? He makes sure na hindi hihinto ang ating food cycle. What else? He provides everything. Siya ang ating lakas, no? Pagka ubus na yung ating resources, ubus na yung lahat ng ating patakbuhan, kanino na? Siya na yung last. God na. Yung milagro na, yung in-expect mo, milagro na lang. Siya na yun eh. Protector. So pag inugil niya ang husband, master of a house, occupier, and tiller of the soil. Tiller of the soil. The one na dumumay sa house eh. Magkakalapit ang meaning. Dahil yun ang purpose niya. Okay? So tandaan niyo, for every product, nandun yung
yung mismong tawag, ano yung purpose? Nakapil-in, magka-partner sila sa loob. Okay? Anong tawag dito? Clinker. Clinker for what? For the laptop. Very simple, di ba? Now, before the fall, alam niyo yung sinabing the fall, yung before nagkasala, sige, maganda. Alam niyo ba ang totoo nangyari doon? Hanggang ngayon ba, alam, ang nalalaman niyo lang ay kinagat yung mansanas? Ang ngayon na yun? Ang ngayon, yung pa rin alam niyo? Ano yung alam mo? Ano yung ginawa nila? Okay. May mas maraming pang reason yun. Ang ginawa nila dyan, nag-sex sila. Because everything inside the garden, bawal hipuin. Ah, isa lang yung hindi pwede hipuin, di ba? Ano yun? Yung nasa center. Ano yung nasa center ng katawan nyo? Your sex organ. Okay? At pag nabuksan ang isip mo, malalaman mo totoo. So yun po yung utos, sabi kay Adan, kahit na hipuin, wag mo hipuin. Bakit? May mangyayari. Okay? At hindi tinuturo ng simbahan niya. Alam niyo kung bakit? It goes against the principle of multiplication. Bakit sila pinalaya sa ikutusan ng maparami? Pwede ba mapapaisip ka? Hindi nila ituturo sa iya para hindi maguluhan. Because with God, sabi ko sa inyo, you cannot negotiate. You cannot negotiate. Pag yan ang utos. Pag sinabing bawal, bawal. Don't do it. Kaya nga ako dito science, kung hindi because of sexual intercourse, madali kayong manganak daw. Ang dami nyo yung nag-aaral ko po dyan. Ano kaya kung hindi nag-sex si Eva Adan? Manganak pa rin kayo, pero hindi ka mahihirapan. Pati na natin kung paano sila pinagalitan, ha? To Adam, he said, inuna niya pagalitan yung lalaki. Bakit? Sa lalaki niya binilin. Kaya mag-iisip ka, bakit sa lalaki lang niya binilin? Sabi niya, apostle Paul, puntahan niyo, second, sa Old Testament, sa New Testament. Husband, you are the teacher of your wife. Kaya siya yung unang hinanap, sabi sa kanya, to Adam he said, because you listen to your wife, teka muna, masama ba makinig sa wife? Hindi naman, siguro, di ba? Pero sineserve mo lang siya, nakinig ka sa asawa mo, sa'yo ko binili. You ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it, from the day, from curse is the ground because of you. Isusumpa ko ang lupa dahil sa iyo. Ano yun? Matututo kang magtanim para ikaw ay kumain. Because in that environment na pinaglagyan sa kanila, kumpleto. Hindi nila kalang magtrabaho, kuya-kuya ako lang, butas lang, butas, kain. The same with us. Pag yung parents mo, responsible, kumpleto sa loob ng bahay, lahat, magkain, everything. Oh, nalabas ka lang for enjoyment, for a fresh air. But you will always come back home because nandun lang yung kailangan mo. Because you have a very responsible parents. Ganun ang situation nila. Everything is provided. E sumuhay. E di ba pag may anak ka, hindi sumusunod sa'yo, gusto mo palayasin? Lumayasin sa mamahay na to. Ganit tayo. Bakit? Gusto natin sumusunod lang sila. The same nature that we have as parents. Sino yung parents? Sinuway siya. Layas. Wala siya sa Garden of Eden. And the next thing we know, because nawala yung koleksyon, nagpatay ang mga kapatid. And every lahi na lumabas sa sumunod ng mga century, wala naman silang ginawa, hindi magpataya. Kaya nga, ang unang-unang religion was the time when Abel and Cain wants to reach out to God. Kaputok na eh.
yun yung unang-unang religion when the human being tries to connect himself again to God because it was cut off. Okay? Mayroon po buhay ng walang Diyos. Next. Sabi sa babae, to the woman he said, I will sharply increase your pay in childbirth. Uy, pag may sharply increase, ibig sabihin, meron na existing. May increase eh. May existing. So, ano gano'n? Ngayon nga, ayos ko lang aral, madaling manganap ka pa. Hindi sana gumaan sa sexual intercourse. Ibig sabihin, pwede ka rin palang mabuntis kahit walang lalaki. Diba? E di ba ganun ginawa kay Virgin Mary? Nabuntis. Even without the man. Na kaya si Joseph, sabi niya, hindi ko alam yan. Gusto ko kayo palaglag eh. Si Joseph, kung di siya kinakusot ng angel. Imagine that. Pwede ka palang mamanap. At lalo ako nagula, na nakita ko yung mga chicken, bakit itong na-itlog yan? Hindi nyo naman dinadala sa ano, sa mga rooster. Di ba? Itong sila ng itlog? Yung chicken? Kahit walang sexual intercourse. Nakagula. Di ba? That's the wonders of God. God's creation. Oh. In pain, you will bring four children. In pain, you will bring four children. Ang dami niya nararamdaman kapag kayong buntis. Sino mga buntis na dito? Silang lahat. O, di ba na-experience nyo? Iba-iba? Ano ba ito? Sakit ng ganito? Ganito? Eh, alam ko lang problem ninyo, naturally, na hindi nyo control, yung dysmenorrhea. Di ba? Sa dysmenorrhea lang. Eh, nang-buntis ka. Dapat dumami, pinaramdaman mo. You in pain, you will bring four children. Mahirap. Mahirap yung mga anak. Diba? Your desire will be for your husband. Your desire will be for your husband. Lagi mong i-expect yung husband mo sa tabi mo. Mawala lang ng konti. Nag-worry ka na. Do you feel that? Of course. Totoo. Totoo ang sinasabi nito. Oh. And, ito pinakalas. And, he will rule over you. Kaya pag yan, hindi mo, hindi ka naniniwala na siya mag-rule sa'yo. Problema yan sa marriage. Okay? Kaya pag yung mentality mo tama naman, you expect the man, you expect him to give you direction in life. Diba? Meron ko na yung client na yung babae, may manpower ng agency. Kaya ng pandemic, so na yung to, yung manpower. Sila, eh, during pandemic, nakaisip ng idea na mag-supply. Nakakuha siya ng supplier, tapos yung pagdadala ng client. In 2 years time ng pandemic, nakaproduce daw ng 2M, yung kanyang husband. Kung mag-lilo ang pandemic, nawala din supply. Bumalik na ulit yung agency. Marami ng employers na nag- didictate sa kanya, magpatala ka dito ng employees, kailangan ko sa ganitong period. So, nai-stress yung babae, yung asawa. Every time kukonsultahin niya yung husband niya, ang lagi sinasagot, puro kalokohan. Puro kalokohan. Hanggang sa mapagod siya. Kasi for 6 months eh, naging driver lang niya yung husband niya. Then, nag-iiyak na siya. Then, ginugil. Marriage counselor. Kami nakita. Punta sa office, umiiyak yung babae. Wala appointment, hindi ko kinakawas pa wala appointment eh. Pero sa nakita ko, itsura niya, mukhang emergency ito. Basta masapa yung mata eh. Parang magdamag, hindi natumulog eh. Sa frustration, siguro. So kinakawasan ko, sige, pasokin. Nag-usap ko ngayon for 5 hours. Katakot-takot na share ko ng inamot ang husband. Pag-uwi daw nila, nag-message ka agad, bumili na pa sa rumong, sa mga anak, magkain. Nag-message ka agad sa akin, hi na po sir, maraming salamat. Para kami mga bagong nilalang. Asabi ng mga anak, anong pasyon na meron tayong magkain? Hi na po, si daddy niyo, let's celebrate.
Bibigyan ko na siya ng trabaho sa opisina. Well, kasi, ginawa lang yung driver eh. So, pag nagmamalfunction yung isa, there's also something wrong from the other spouse. Talagang mararamdaman niya yung epekto niya kay dalawa. Pag yung isa, hindi nag-align, ikaw rin, hindi mapamalfunction. Okay? Hello? Husbands, you are called by God to be your wife's teacher. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. 1 Corinthians 14:35. Now it's making sense. Diba? From the time na sinabi ng Diyos sa Garden of Eden, sa kanya lang pinili na huwag kumain ng prutas. Husband lang yung una niyang hinanap nung sumablay na sila. Okay? Now let's go to the woman, the wife, which was called as the helper. And I will create a helper suitable for him. Nabasa niyo? Helper. Alam niyo sa Hebrew, it means ezer. Ezer. At pag dinesens niyo pa, ezer, helper, sa Tagalog, takbuhan ng lalaki sa oras ng Panginoon. Because God calls himself ezer many times sa oras ng emergency. Ezer yung pangalan niya. Ano yung pangalan ng Diyos? Ako nito, situation. Okay? Kaya nang tinanong siya ni Moses, anong tatawag namin sa iyo as our God? Ang sagot niya, I am that I am. Kasi the moment na nagbigay, alam niya, no, pagbigay siya ng pangalan, magiging permanent. Magiging permanent. The only permanent thing is being the Father. Being the Father. Pero yung specific name, is mo bibigay. Ibibigay lang niya according to situation. Okay? Kaya in that situation, natakbuhan siya ng oras sa pangailangan ng tao, he calls himself Ezer. At binigay niya yun sa babae. Then we discovered, scientifically, kung ano yung naranasan ng lalaki sa inyo tatakbo, wives, umaabaw ang sperm, kanino tatakbo yan? Sa iyo. Huwag niyo kaya mong sarili yung sikap yan. Ha? Kaya explain sa inyo kahapon, sasaluhin mo yan, wives. Para hindi saluhin ang iba. Di ba, no? Oh. If every Filipino woman knows this principle, I don't think may mga bababae. I don't think na may mga bababae. Lalo kung i-maintain mo lagi sexy ka. No? I-maintain mo lagi yung magandaan mo. I don't think titingin pa sa iba yan. Diba? May client na may Japanese sa Pilipina. Nasa Makati. Yung Japanese, medyo malikot eh. At nasa case study yata yun. Malikot. Eh yung babae, parang nakalimutan rin sa sarili niya nag-aayos. Ano kung bata siya nung dumating? Hindi nag-aayos. Siyempre sinabihan namin, ito na pa nung gawin. Be attractive to your husband all the time, 24/7. Tapos simula na, no? Tuwing umuwi daw husband niya, nag-picture, nag-selfie, kita namin. Ito itsura ko, tuwing darating na palapit, umuwi ang aking husband. Baka 90s. Gusto ko mag-comment. Kailangan may dancing lights. Di ba may ilig ka sa bar? Oh, ito, umuwi ka sa bar. Ito tayo na inuwi mo ngayon, bar for now. Pakalis ng pagod mo. Balik ka sa atin. Di ba? Kailangan, maging ano din tayo bilang wives. Maging ang tawag doon, exciting uwian. Para hindi uuwi sa iba. Hindi mag-i-stay sa bar. Hindi tatapay kung saan-saan. 5:01, ano sa utak niya? Uwi ako sa bahay. Mayroon ako sexy sa mga nag-iitig sa akin. At may masarap na ulam na hinanda at magmamasahe sa akin.
afterwards. Impossible. Impossible ba yun? Di naman eh. Attainable naman, di ba? Di ba? Attainable. I-apply lang. Gagawin lang. Don't make things complicated. Okay? Ano na yung complicated mga bagay? Kaya naman gawin. Okay, what else? Pag yung husband niya lang, ubusan ng pera, kanina yung mahumuta. Kasi tinatala yung pera niyo eh. Kanina yung hihirap. Okay, sa inyo? Sa inyo? Kasawa? Kaya pag wala kayong may pahihirap, naku, away na. Di ba nagtatrabaho ka? Di ba may sahod ka? Nasaan yung mga sahod mo? May lalaki ka, no? Mapagbabita ka pa may lalaki. O, pag hindi ka matakbuhan ng asawa mo, pumunta yan sa ex-girlfriend. E pag yung ex-girlfriend na nagpahiram sa kanya, ano sasabihin ng ex-girlfriend? Ikaw eh, saan-saan ko kasi tumitingin eh. Nakita mo na. O, until, iba na yung mangyayari. O. So, nangyayari pa talaga ang fidelity? Nangyayari. Pag hindi nila alam ito ang sinasabi ko. Nangyayari talaga. If they don't know these principles. Okay? Men and women are, men and women are equal but not the same. Socrates. So, scientifically, ito ko na sinatay. Sabi ng science, ito ko. Difference between that net. Check it later pag uwi nyo. Difference between that net. This is scientific. A male is bolder than a female. The males perform any hard task which a female cannot perform. Ito totoo naman, di ba? Gugustuhin mo mag-tricycle driver mo. Di ba? Di ba magugustuhin yun? Para mo abigat sa kalooban mo yun, di ba? Tapos lalo yung maganda, ganyan mag-tricycle. Di ba? Ganyan maganda, mag-tricycle. Maghahabal-habal. Hindi mo gusto yun, di ba? Because lalaki lang yung kaya gumawa niya. Hard task. What else? Though the males and females have same brain weight, when compared to their body weight, a male brain consists of about 4% more cells, 100 grams, more tissues than a female brain. It has been noted that males perform better in spatial and mathematical ability tests. No? Sa mga lalaki. Perform better in spatial and mathematical tests. Spatial better, spatial. On the other hand, females perform better in verbal ability and memory tests. The females perform better in mental ability, a memory test, and verbal ability. Okay? There's a tendency for the woman to be now, okay? Verbal, they always express what they feel, what you feel. Okay? What else? When, while males have better long-distance vision, males, no? Yung far-sighted, ang females, express, moreover, females, females have better night vision. Sa gabi, malinaw daw mata nyo. Totoo ba yun? females have better night vision. Ibang, very clear, kahit madilim. Para sa inyo. When comparing the behavioral differences, males and females stand poles apart. Okay. While males are physically more aggressive, kasi the males are created to be competitive, no? Talagang nature namin yun, makapag-compete. Hindi sa babae, kundi sa lalaki. Okay? Males and females, while males are physically more aggressive, the females tend to be passive. A male will take upon more risks than a female. Moreover, females are more emotional and express great intensity of emotion when compared to others. Kaya yung pagiging harsh sa inyo, serious business, no? Ng husband, pag harsh yung husband,
serious sa inyo. Major violation yun. Diba? Because you are ready to be emotional. And this is science talking. What else? Females, in summary, males are generally heavier, taller and stronger than females. And that's the reason why you feel awkward kung may nakita ka mag-asawa ng malaki, babae, malito, malaki. You feel awkward because the desire, the purpose of the male is to protect you. Isa yun, the purpose niya. Another physical difference that can be seen between males and females is that the males have more bodily hair, especially in the chest region. Hindi mo siguro kayo nagpunta po anong pala yung wig sa dibdib, di ba? Sa lalaki mo talaga yan. Females have puberty changes about 2 years earlier to males. O, tinan nyo to. Females have puberty changes about 2 years earlier to males. Mas maaga daw kayo, 2 years advance sa puberty. Anong reason? While fertility in females decrease as they age, especially after 35 years and it ends with menopause, males are fertile even in their old age. Kahit senior na yung lalaki, nakabuo pa eh. Diba? O kayo naman, umababa na dahan-dahan yung testosterone level, yung gana, no? The more you age. Because nauna kayo ng 2 years na maging aggressive. Aggressive. Okay. Okay. Number 5. Physically aggressive lang yung lalaki. The females tend to be passive. The number 5, females are more emotional and express great intensity of emotion when compared to males. Okay. Now, ito na yung sa Garden ng Eden, pero matagal na yung pag-usapan. Dito, in-explain ko, na in the middle of the garden, ito na ako red box. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Now, the writers of this Old Testament has to be very careful in describing kasi what happened here. Kaya, men will just follow, will just discover it later. Kaya ako, pero, pinag-aralan ko kumunti. Sex ito. Everything na nasa gitna eh, hindi kasama yung body parts doon. Huwag mong ahawa ka. Yung pagyayari. Eh kaya, ay na, di ba, matikitan ka lang ng lalaki, may kuryente. Di ba, may kuryente yung nangyayari. Okay? So the Lord God put to the man, Genesis chapter 2 na ito, ha? And put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Did you know that work means vision, goal? Hindi ito job. Work in Hebrew means vision, goal, pangarap, destiny. At sa lalaki yan, inutos. Wala pa yung babae dyan. Kailan mo sa babae? Verse 20. Pa verse 21. After the male, ginawa ang mga animals. So pinangalanan. Lahat ng animals. And this did not happen in one day. Dito kaya mangyari in one day. Every animal lang na may encounter niya, I will name you, I will give you name, I will give you name. Then, for Adam, no suitable helper was found. So imagine mo na lang yung eksena na sasabihin ng lalaki sa Diyos, Lord, hindi ko magkaintindihan itong mga animals nito, hindi ko pa uri. So in response to that reaction, ano ginawa ng Diyos? Pinatulog. First major operation. Kaya ito yung incident na nanganak na tayo, even noon pa. Binuksan ang ating tadyang, pinugot ang isang buto, at pinormahan bilang babae. That means they are our babies. Sir, baby natin sila. Oo! Oh, lumpas sa katawanan natin yan eh. And that's why you feel like a baby. Gusto niya lagi kayong pinapamper. Gusto lagi hindi pinahiya. Tama? Oo. Oh. Pabebe. Oo. Oh.
di ba? Ang laki-laki na, hindi maintindihan itong asawa mo. Kasi they feel like a baby. Hindi mo pwedeng utomin ng baby. Iiyak yan. Di ba? O, kailangan ingatan ng baby, hindi pwedeng madapa. Hindi inahayaan mo saktan ang baby. That's how you want to be treated. Tama? Mm. Now they're all taking sense to you. Ha? Naiintindihan niyo na ngayon. Why you feel like that? Sir, question. Oo. Hindi naman may nagtanong. Kasi nga ba? Kasi yung unang dinesisyonan na pakasalan, yun yung galing sa kanya. Kaya isa lang talaga yung design ng marriage, isang tao lang. Because pag hindi baka pa, kumuha ka ng iba-ibang partners, there's a tendency for you to get sick, STD. Diba? Kasi iba-ibang partners, ang effect, HIV. Wala kang gamot, up to now. Isa lang yung magmamatch na babae sa desisyon mo. Isa lang. Now, magtataka na yun. Ha? Biglang nabuhay ah. Biglang nabuhay. Sir, eh paano to, kunwari po, dalawa yung pinakasalan, kompetitado, kasi namatay na, pwede naman ka. Di ba po, kumare, byuda, then, ikakasal ulit. Ano po, asal po talaga yung original? Pagkaw ka na lang nakaalam, tapos na yung history niya. Tapos na, wala ka yung illegal na magagawa pa ng asawa ko ulit. May nababiolate ka ba pa ng asawa ko ulit? Byuda-byuda ka? Wala kang loob na nababiolate. Pati na eh, laki lord na. Okay na? Thumbs up na yung sagot? Thumbs up na yung sagot? Clear? Clear? Okay. Basta uwi ito, di ba? Hindi ka naman pagkakaitan ng marriage license ng City Hall eh. Gaya ng window pa. You still have the right though, to be happy. Kasi pag nagpakasal ka, dapat clear. Clear, record. Clear. Tapos pangatlo, nagpangatlo ka uli. Dapat clear yung second. Clear yung first. Ni-research ko yan. Matras ako pabalik. Matras ako pabalik. Si Muhammad, marami niya asawa. Tapos, dahil puro giyera, patayan sila, patayan for territory. Maraming umuuhing lumuluhaan na wala ng husband. Napapatay sa giyera. So, yung mga nakabalik na husbands, inutusan sila. Yan, balong na yan. Kunin mo na yan. Para lumakinin yung mga bata na maayos. Ito pa, isa pang balo. Ayaw mo? Okay. Pangalawa. O, aside dun sa original niya wife. Dun galing niya, para daw magkaroon ng tatay pa din yung mga naiwa anak ng mga namatay na sundalo. Dun galing niya. That's why. So, sa Saudi, kahit prince, kahit sa kumpa, hindi ko iba masama. Diba? Tanungin mo isa-isa yung mga babae, happy ka ba? Na may kahati ka? Tanungin mo, gusto ang bay kayo? Naturally, hindi.
Di ba nagtatalo? Nagtatalo yung puso mo. Di ka kahit yung sasawa ito. Hindi kasi yun natural. Gawa, yung decision yung natapo. Oh, kaya pag dinesisyon na natin, face the consequences. Hmm. Anong ginawa ng Muslim ito? Pag may isang kilong baboy ito, yung pangalawang asawa ko, may isang kilong baboy din na. Equal. Ang tanong, kaya mo ba? E kung minuha ng asawa mo, tapos nag-asawa ka pa uli, wala na. Naglaki yan ng mga bata, minimum ka pa rin, wala na. Kaya acceptable yan sa Middle East because mayayaman sila. Kaya tayo favorite nila na empleyado. Because walang local o Arabiano na makikita ka ng bubok ng martilyo doon. They don't do menial jobs. Tanungin nyo sila. Yung mga mabawabang posisyon, reserved for Filipinos. Manager? Walang manager doon na umupo. Sila yun. Meron akong malaki sa akin. Sila yun. So they can maintain their lifestyle. Kung tayo yung Pilipino ngayon na di makapag-analmin, tumatapos sa office namin. So, pwede ba ako pa-convert? Para mag-asawa ulit ako, mag-asawa ko, buhay pa eh. Tagal eh. Tawa na lang ako eh. O sige, alam mo ba sabi ng Supreme Court? Na pag nagpapag-convert ka para mag-asawa ka ulit, you are also exposed to bigamy. Hindi excuse yung religious belief mo. Because may nababiolate kang state law. Bigamy. Si Atilano, People versus Atilano, research niya. Kulong siya. Bigamy. Pakala niya, excuse yung pagiging Muslim. O, Muslim na ako eh, pwede ako mag-asawa, di ba? Bakit clear ba yung record mo nung bago ako Muslim? Hindi naman clear eh. Kung Muslim din yung babae, pwede. Yung bago kayo kasal, pareho kayo Muslim, pwede. Asawa ko pa uli. Pero kailangan ng, di sa Pilipinas, kailangan ng consent ng first wife. At pag hindi pumayag yung wife, pupunta ang husband sa Sharia court. Meron agama arbitration council na tinatawag. Doon ipapatawag ka. Papatunayan mo kung kaya mo bang buhay pareho. Kasi ayaw pumayag yung wife mo eh. Kukuha sila po consent sa korte. Paano di siya makasuhan? Okay? Muslim ito. Next. So, I have to show this video to you to validate yung limang bagay na kailangan ng lalaki para maging matibay ang marriage. Kumbaga, makumpleto lang itong five na to, naka-first base ka na. Pakita mo lang ito sa maasawahin mong lalaki, first base ka na. The rest are just details to be applied. Okay? Nakakabi na yung audio sa inyo. Yung audio. Video kasi ito. Okay? Nasaan ang play dito?